Okay, magandang umaga po sa ating pong lahat, Grace UMC family, at maging sa ating pong lahat ng mga nanonood, nandiyan po sa ating pong mga tahanan o sa iba't ibang lugar, sa inyo pong lahat here and abroad, blessed morning to all of us, shalom everyone. Ano po, at salamat po sa Diyos na tayo po ay muling papasok sa panibagong isang buwan. Okay, August. Okay, so this is first Sunday of August na kung saan ay mula pa noong nagsimula itong ating pong karanasan ng pandemic ay patuloy po tayo na ginagamit po ng Diyos ito pong ating atong platform po natin, ito pong social media o tinatawag po nating digital platform po para po ang ating pananambahan, mga kapatid, ay ating pong may pagpatuloy. Sa mandako po tayo naroon ay maabot po tayo ng salita ng Diyos at nawa ay dalangin ko po na mapagpala po tayo ng Diyos sa ating pong online worship po ngayong pong umaga. Tayo po ay saglit po na manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at patuloy po na naghahayag ang aming puso po ng aming patuloy po na paglalhati sa iyong dakilang pangalan. O God, we praise you. We bless your holy name, Lord, and we ask, O God, the full anointing of your Holy Spirit to empower us, O Lord, to give us, O God, hunger and thirst sa aming mga buhay as we come before you, O Lord, to listen to your word. Sa mamagitan po yung abang lingkod ay mailahad po ng maliwanag ang iyong mga salita at hayaan po ninyo, O Diyos, na mga salita mong ito ay patuloy po na kumilos sa bawat sa amin. Gamitin po ninyo ang mga salitang ito, O Diyos, mga salita mong ito na may papahayag sa aming kalagitnaan upang kami po ay patuloy po na mabigyan at madulutan ng matibay, malakas na pananampalataya at patuloy na pag-asa sa aming mga buhay. Oh yes, Lord, we praise you, God. We declare your victory, Lord, sa aming buhay through your word na aming pong marinig po ngayon. Salamat po, Ama. Naangkin po namin ang mga pagpapala mo at biyaya mo na mula sa iyong salita ay patuloy po na magbibigay ng lakas sa siglat, ngiti at kagalakan sa aming pong mga buhay. Ito po ang aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihang pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Again, shalom to everyone po at maraming salamat po na tayo po ngayon ay nagkasama-sama na po to celebrate the Lord. Amen? Celebrate the Lord, especially today is first Sunday. So mamaya po ay gagawin po natin po ang yung celebration po ng ating pong Holy Communion at sa inyong mga tahanan, yung pong Agape Meal. Okay? Mamaya po yan ay gagawin po natin. So mga kapatid, ipagpapatuloy po natin ano po yung ating series of sermon. Ito na po yung last series ng sermon natin na ating pong pinag-uusapan for the last four Sundays, ano po, about the book of Ruth. So, ngayon po ay yung kanyang Ruth chapter 4, verses 1-22, yung the whole stretch ng chapter po na yon na binasa po sa atin kanina po ni Deaconess Jane, ang ating pong bibigyan po ngayon ng pansin, ano po. So, I hope and I pray na subaybayan po natin, ano po. Kung kayo po ay hindi nyo po nasubaybayan yung pong last three part nito pong ating pong sermon, pwede niyo pong balikan no po at para at least malaman po ninyo yung sequel, sabi nga natin series, ano yung pagkakasunod-sunod nito pong atin pong sermon po ngayon. So mga kapatid, ang ating pamagat po ng sermon for today, ang ating di matitinag na pag-asa. At yan po ay isang ayon po sa Ruth chapter 4 verses 1-22. So, mga kapatid, sabi ko po last week, if you still remember, no po, sabi ko po last week, sa dulo po ng sermon, sa lahat ng kwento ng buhay, na manang ng Diyos ay meron pong happy ending. Okay? Yan po yung akin pong last na word o na sinabi po last Sunday. No po, sa dulo ng sermon, sabi ko po, sa kwento po ng buhay, ang mga anak ng Diyos ay meron pong, ano po, merong happy ending. At mga kapatid, this is the good news. At hindi po titigil ang Diyos, mga kapatid, hanggat hindi tayo, ikaw at ako, ano po,
nadadala po saan? Sa happy ending po na iyon. So marahil habang sinasabi ko po sa inyo ito, yung happy ending ay nangingiti. Ano po? Yung sabi ko pong hindi titigil ang Diyos hanggat hindi tayo nadadala sa happy ending na iyon. Magandang sabihin yan, ano? Kung meron kang katabi o ikaw lang po dyan, pwede bang sabihin mo, hindi titigil ang Diyos hanggat hindi tayo nadadala po sa happy ending. Okay? So, maaring na, kung narinig po niyo po yan, ay hindi lang kayo nangiti, o maaring nabuhayan, at maaring nagliwanag, ano po, umaliwalas ang ating muka. Amen? Kasi nga po, lahat naman po tayo, ano po mga kapatid, lahat po naman po tayo ay umaasang ano po, may happy ending, ano po, ang buhay natin, ang pamilya po natin, tayo mag-asawa, yung ating pong mga anak, kanilang pag-aaral, maging yung ating pong mga negosyo, ating mga plano sa buhay, ang ating ministry, ano po, yan po ang inaasahan po natin sa Diyos, ano po, yan po yung panalangin po natin, na pagpapalain po ng Diyos, ang lahat po na yan, yan po ang tawag po natin po ay happy ending. Now, wala naman po sigurong mag-asawa po, ano po, na nangarap na magkahiwalay sila after 10 years. Wala po sigurong gano'n, no? O wala naman po sigurong nangarap, mga kapatid, sa buhay na ang pamilya po ay masira ang relasyon sa bawat isa, mag-asawa at maging sa mga anak. Wala naman po sigurong hindi po naghahanap ng kasiyahan po sa pamilya. Kaya naman po, napakasaya natin kapag, ano po, kapag may mag-asawa, ano po, pagkatapos po magkahiwalay, ay nagbabalikan, ano po, masaya po tayo pag nababalitaan po natin na yung pong mga mag-anak, magkapatid, okay, mag-auntie, o kung si ano mga relationship, eh mayroon, hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan, mayroon pong ilang linggo, ilang buwan, o maaring ilang taon, ano po, na maaring hindi na sila nagkikibuan, hindi na ayaw na lang magkita, ano, ayaw na nilang pag-usapan pa yung mga nakaraan nila dahil sa sugat ng puso, dahil po sa maaaring siguro nagkasala sa bawat isa, pero dahil nabalitaan po natin na nagkabati, ano po, nagpatawaran, di ba masaya po tayo? So gayon din po, ano po, ang ating pong inaasahan na kapag bibigay po sa atin po ito lahat ng iyon, ng alin po, ng pag-asa, kapag po nakikita po nating maganda, ano po, at happy ending ng kwento ang buhay po ng bawat isa po sa atin. So tinatanong natin, Pastor, ito kayang karanasan natin po ngayon, ito ngayang pandemic po ngayon, no, sa buong mundo, may happy ending po kaya ito? Maari, siguro yun po yung tumatakbo sa isip, tinatanong natin eh, magkakaroon pa kaya ng happy ending ang buhay ko, eh nawalan ako ng trabaho, yung negosyo ko, lugi na ako, no? Magkakaroon pa kaya ng happy ending ang mga anak ko, hindi ko na mapag-aral. Po, maari yun po yung mga tanong natin, ano, paano magkakaroon, Pastor, ng happy ending kung ang sitwasyon po natin po ngayon ay ganito? Well, mga kapatid, yan po ay inyong mga tanong at maaring tinatanong ng marami, mga kapatid. Pero, ano nga po ba ang isang happy ending? Yan, ano po, yun ang magandang tanong, ano? Ano po ba ang isang happy ending? Maaring iba po ang iniisip nating happy ending, ano po, sa iniisip po ng Diyos, mga kapatid. Maaring ang ending, ano po, na iniisip po natin ay hindi pa ending po sa Diyos. Ulitin ko po yan, ano po. Maaring ang sa tingin nating happy ay iba pala sa tingin ng Diyos. Kaya mga kapatid, ngayon, tingnan natin. Ano? Tingnan po natin dito po sa ating kwento sa Ruth chapter 4 kung ano po ang nangyari sa pagtatapos ng kwento, ano po, ng pamilya ni Noemi, ni Ruth, at kasama na po si Boaz. Kung paano, ano po mga kapatid, kung paanong gumagawa ang Diyos, ano po, patungo po saan? Sa isang happy ending. Woo! At kung ano ang kinalaman ng ending po, ng kwento po ng buhay nila, sa ending din po, ng kwento din po, ng buhay po natin. Okay, mga kapatid, alam na natin po sa kwento ng buhay ni Ruth at Naomi, dalawa
Dalawa po ang pangunahing problema, di po ba? Ayon po sa chapter 1, 2, and 3. Okay? Dalawa ang pangunahing problema. Ang unang problema po ay ano po? Pagkain. Di po ba? Alright? Umalis si Naomi. I-review lang po natin ng konti. No? Balikan natin po ng konti yung pong kwento po natin. Tapos idudugtong po natin mamaya. Umalis si Naomi kasama po ng kanyang pamilya mula sa Bethlehem dahil walang makain. Ano po? Pumunta po sila sa Moab na umaasa po sa isang what? Masaganang buhay. Pero, namatay po ang asawa niya doon po sa Moab at ang dalawang anak. Dalawang manugang na lang po ang natira, di po ba? Hirap na naman po sa pagkain, pero ibinalik sila ng Diyos, ano po, sa Bethlehem, ano po, kasama po ang manugang na si Ruth. Sa panahon, ano po, ng pagsisimula ng anihan. May pagkain na, yehey, doon, ano, pagbalik po nila. Hindi na ho taggutom dahil nagsisimula na po ang tag-ani. Dinala po ng Diyos, ano po, si Ruth sa bukid ni Boaz, ano po, para po makapamulot, ano po, ng uhay, ng sibada o barley na titirang mga ani at naging mabuti po naman sa kanya si Boaz. First problem solved, di po ba? First problem solved, di po ba? Pero may isa pang may mas mabigat po na problema, okay? Ano po yon? Ang pamilya. Ano po yun? Kanina, pagkain, parang puro P, ano? Pagkain, anong problema? Pagkain. Anong pangalawang problema ang P? Pamilya. Okay? Pareho po silang walang asawa. Okay? Wala ring anak, kaya mas mabigat na problema. Kaya nga, maraming mga nag-abroad, ano po, sa buhay po natin, lalo po sa ating Pilipino, ano po, maraming nag-abroad po na nag-CCC, bandang huli kasi po, nalutas nga po nila ang problema po sa pagkain at iba pang material na pangangailangan ng problema. Mas mabigat naman po ang inabot po na problema dahil ano po, maaring nasira ang relasyon ng mag-asawa at relasyon ng magulang sa anak. Si Naomi po at Ruth, mga kapatid, iniwan na rin ng kanilang mga asawa. Kaya nauna po nang namatay. Oy, si Naomi po, iniwan na rin ng kanyang asawa dahil nauna nang namatay. Pero di po umasa, ano po, si Ruth, ano po, di po umasa si Ruth, si Naomi na makapag-asawa ulit kasi matanda na. Pero ito pong si Ruth, ano po, itong si Ruth, ano po, may pag-asa pa. Dahil si Boaz po ay isang malapit po na kamag-anak. So sa chapter 3, no, last Sunday, sabi natin, ay nagplano po si Naomi na tulungan itong si Ruth na mag-propose kay Boaz ng kasal dahil siya po ay isang redeemer. Now, nangako po si Boaz kay Ruth, di po ba, na gagampanan niya ang pagiging kinsman, redeemer, ano po, para kay Ruth at pakakasalan po siya. Pero po, may isang problema pang dapat ayusin, di po ba? May nearest relative na mas may karapatan at responsibilidad po kay Ruth. Pero po, tiniyak ni Boaz si Ruth, ano po, na aayusin po niya ang lahat. Ito rin po ang kumpiyansa po ni Naomi, kapatid, kaya pinalakas po niya ang loob po ni Ruth. Ano po ang sabi po sa Ruth chapter 3 verse 18, maghintay ka lang anak, hanggang malaman mo kung ano ang mangyayari dahil hindi hihinto si Boaz hanggang sa maisaayos niya sa araw na ito ang hinihiling mo sa kanya. Tanong, ano kaya ang mangyayari? Yan, ano po? Ano kaya ang mangyayari? Okay? Meron kayang happy ending ang kwento ng buhay ni Ruth? Okay? Sa verses 1 and 2, ano kapatid, ng Ruth chapter 4, tingnan natin kung paano nagtapos ang kwento ni Ruth. Totoo po sa kanyang pangako, di tulad po ng ibang mga lalaking pinapaasa lang ang mga babae. Si Boaz po ang nag-initiate, ano po, para maayos ang problema. Binigyan niya ng notice ang lalaking binanggit niya kay Ruth para mapag-usapan po ang sitwasyon. Kaya pumunta po si Boaz, ano po, at naupo sa may pintuan po ng bayan o town gate. At naghintay. Dito po kasi sa town gate o sa pintuan po ng bayan, nung panahon po nila, ay ginaganap po ang kanilang mga legal at criminal proceedings. Parang sa atin po, sa korte, di po ba? Para po mapagtibay po ang mga usapin.
Siyempre, mga kapatid, kailangan din po, di po ba, sa mga korte po o mga usapin ng mga witnesses. Kaya nandoon po ang ilang mga kababaryo nila at lalo na ang mga pinunong bayan. Heto na, mga kapatid, heto na. Dumating na ang lalaki, niwala nga po ang pangalan dito. Kaya pangalan po natin po siya, Mr. No Name. Walang pangalan po na binanggit eh. Kasi hindi po siya ang bida, kaya wala po sigurong starring role itong lalaking ito. So sabi po ni Boaz, dito po kay Mr. No Name, no po, maupo ka kaibigan, sabi niya. Ganon din sa mga elders po ng bayan. Simulan na ng usapan, ano po, inaabangan ni Ruth at Naomi, ano mga kapatid, kung ano po ang kahihinat na nito. Sino kaya ang magiging redeemer? Sino kaya ang mga alaga kina Ruth at Naomi at hahango sa kanila mula sa trahedyang sinapit nila? Okay, so forward po tayo. Ruth chapter 4 verses 3 to 6, simula na po ng hearing. Okay, sinabi po niya sa pinakamalapit na kamag-anak, heto ang sitwasyon, sabi po ni Boaz. Si Naomi, yung asawa ng kamag-anak nating si Elimelech, sabi niya, galing sa Moab at naulila na sa asawa, ulila pa sa mga anak. Kaya ipinagbibili niya ang lupa niya nila para makaahon sila saan? Sa kahirapan. Sa utos po na bigay ng Diyos, ano po, sa bayang Israel. Kung babasahin po natin po sa Leviticus chapter 25 verse 25. Kapag ang isang Israelita po ay hirap na sa buhay, ano po, pwede po niyang ipagbili ang kanyang lupa at ang may responsibilidad na tumulong po sa kanya ay ang pinakamalapit po na kamag-anak. Now, alang-alang po kay Elimelech na kapamilya nila, may responsibilidad silang tulungan po si Naomi. Sinabi po ni Boaz sa kanilang kamag-anak ang sitwasyon dahil siya ang pinakamalapit. Kaya kung tatanggi siya, dapat niyang ipaalam kay Boaz agad para po siya ang umako doon po sa responsibilidad. Umuo naman itong lalaking kamag-anak, no po, si Mr. No Name. At pumayag na bilhin po ang lupa. Pero mga kapatid, alam na rin nating hindi lang pagkain, okay, o financial assistance ang kailangan na nitong si Naomi at Ruth. Malaking problema din nila ang pagkakaroon po ng pamilyang buo. Okay? May asawa at may mga anak. Ito po ang gusto ni Naomi para po sa kanyang kay Ruth, kanyang manugang. Okay? Ito rin po ang gusto ng Diyos, mga kapatid. May nakasaad din po sa utusan ng Diyos, no po, sangayon po sa Deuteronomy chapter 25, basahin po niyo po yan, ang buong po yan, na kapag namatay ang lalaki at naiwan po ang asawang walang anak, ang kapatid ng lalaking ito po, ang pinakamalapit na kamag-anak, ay may responsibilidad na pakasalan ang babae para po maipagpatuloy ang ano po, pangalan po ng pamilya po nila. Kaya po, bahagi po ng pagtubos kina Naomi at Ruth, mga kapatid, mula po sa kahirapan ay ang pagpapakasal din po kay Ruth. Kaya sinabi ito ni Boaz sa lalaki, no po, kung tutubusin mo ang lupa, sabi niya kay Mr. No Name, tutubusin mo rin si Ruth mula sa pagkabyuda at pakakasalan mo siya. Yun po kasi ang kultura po nun eh. Okay? Ang dahilan, ano po ang dahilan? Para may pagpatuloy ang pangalan ng namatay na kamag-anak, si Malon. No? Sa pamagitan po ng pagkakaroon ng anak na bunga ng kanila pong pagsasama. Now, mga kapatid, dahil po sa kondisyon ito, nagbago po ang isip nitong lalaki. No po, nung sinabi po ni Boaz yung magiging responsibilidad niya doon po kay Ruth. Makawe, ito pong lalaki po ay nagbago ng isip, umatras, sabi nga po natin. Ayaw niyang pakasalan si Ruth, okay? Hindi dahil moibita o dayuhan siya, sabi niya po kay Boaz, ikaw na lang, sabi niya. Ikaw na lang ang tumubos, sabi ng Mr. No Name kay Boaz. Itra-transfer ko na sa iyo ang karapatan at responsibilidad ko. Dahil, sabi niya, kung gagawin ko ito, baka masira ang aking mana. Yun po yung sabi po ni Mr. No Name kay Boaz. Mga kapatid, hindi ipinaliwanag kung bakit
makakaapekto ito sa sarili niyang katayuan, sa buhay o sa kayamanan. Basta po ipinakita po dito na tinanggihan niya, ipinakita kung paano po, ano po, ang Diyos, ang Mike, ano po, kontrolado. Ano po, sa sitwasyon para mauwi ang kwento, mga kapatid, sa happy ending na gusto niya, ano po, para po kay Ruth. Mga kapatid, God is writing this time, ano po, sa Ruth chapter 4, God is writing the love story and future of Boaz and Ruth. Amen? God is writing, ano po, not only the love story, but the future of Boaz and Ruth. And it is always, mga kapatid, a beautiful story when we let God, ano po, be the author, ano po, of our love story and our future, mga kapatid. Let me repeat that. God is writing the love story and future of Boaz and Ruth, and it is always a beautiful story when we let God be the author of our love story, even our future. Hindi iyong pinipilit lang natin kung ano ang gusto po natin. Amen? Kung ano po ang nararamdaman natin. Huwag mong ipilit, kapatid. Mahirap yung nagpipilit kung hindi naman po talaga yun po ang gusto at plano po ng Diyos para po sa atin. Now, let's move on. Ano po? Verse 7 and 8 sa Ruth 4. Para ipakita po ang transfer of pride and responsibility para po sa pagtubos kay Naomi. Mula po sa kahirapan at kay Ruth, mula sa pagkabyuda, hindi pwedeng salita lang po, mga kapatid. Dapat legal at may kontrata. Dapat po notarized. Ayan. Kung sa ating pong panahon po ngayon, no? Kasi doon po magpapakita na ito po ay magiging legal po ang kontrata. At sa kanilang panahon, mga kapatid, ano po, ipinaliwanag po ng sumulat na ang ginagawa pong ito ang kaugalian ng unang panahon sa Israel tungkol po sa pagtubos at tungkol sa pagpapalitan upang pagtibayin po ang lahat ng mga bagay. Hinuhubad po ng isa ang kanilang panyapak at ibinibigay sa kanyang kapwa, at ito rin po ang paraan ng pagpapatutuo sa Israel. Kaya't nang sabihin po ng malapit na kamag-anak, ano po, kay Boaz, bilhin mo para sa iyo, ay hinubad niya ang kanyang panyapak. Yun po ay makikita po natin sa verses 7 and 8. Ganito rin po ang gagawin ayon po sa Deuteronomy chapter 25 verses 7 to 10. Mga kapatid, sinunod nila ang patakaran tungkol dito, kaya kumpirmado na, legal na, notarized na, napagtibay na po. Okay? Napagtibay nang wala na sa lalaking ito ang karapatan sa pagtubos. Si Boaz na po ang sinasabi po doon na kinsman redeemer. Now, verses 9 and 10. Wala nang legal problem, di po ba? So, solved na. Wala nang legal problem. Kaya pwede nang pakasalan, ano po, ni Boaz, si Ruth, tulad din po ng ipinangako niya para po i-finalize ang usapan sinabi ni Boaz sa mga saksi. Kayo ang saksi ko na binili ko kay Naomi ang lahat ng nasa pangalan ni Elimelech at kina Kilion at Malon. Kasama sa bilihang ito ay magiging asawa ko si Ruth, ang Moabitang biyuda ni Malon, upang manatili sa angkan ng namatay ang mga ari-arian. Sa pamagitan nito'y mananatiling buhay ang kanyang pangalan sa hanay ng kanyang kamag-anakan at sa kanyang bayan. Inuulit ko, saksi kayo sa bagay na ito. Sangayon po sa Ruth chapter 4 verses 9 and 10. Now, hindi tayo masyadong pamilyar po, ano po, sa mga lingwaheng ginagamit nila. Kaya huwag natin pong isipin na ang pagpapakasal ni Boaz kay Ruth, ano po, ay parang isang business transaction lang. Hindi po ganoon, mga kapatid. Obvious po sa actions po ni Boaz ang pag-ibig po niya kay Ruth, ang kabutihan niya sa kanyang pamilya, ang katapatan niya sa kanyang pangako. Ginawa niya ito alang-alang po kay Ruth at sa kanyang pamilya. Now, mga kapatid, mga minamahal, nakita rin po ng mga tao ang kamay ng Diyos, ano po, na kumikilos po sa buhay ni Boaz at Ruth. Kaya walang tumututol po sa kasalan nila. Aprobado po ng mga tao dahil po may blessing ng Diyos
may blessing din po ng mga tao. Ang prayer po nila para kay Ruth ay maging tulad siya ni na Raquel at Leah. Sila ang asawa po ni Jacob o Israel na siyang naging haligi ano po ng bayang Israel. Na kung paano mga kapatid ang Diyos ang nagbukas ano po nang sinapupunan po nila ay siya ring magbukas sa sinapupunan po ni Ruth para magkaroon po siya ng anak. Alam nilang greater things ano po are still to come ano po sa mag-asawang Boaz at Ruth. Finally, ano po sa tagpong ito, we heard the wedding bells. Ikakasal na po si Ruth kay Boaz. Ayun po saan? Sa kalooban po ng Diyos. Iginagalang din po ang tradisyon at kultura nila at may blessing po ng mga tao. Kapatid, may happy ending. Ano po? Ang trahedyang sinapit po ni Ruth. Amen? May happy ending. Ang trahedyang sinapit po ni Ruth at Naomi. At ganito rin po ang mangyayari po sa love story natin, sa ating future, sa ating kinabukasan. Kung we will let God, kapatid, control of everything. Okay? Ibigay po natin sa Diyos ang lahat ng ito, mga kapatid. Sapagkat alam po natin, God is in control. Pero kung ipipilit po natin ang sarili natin, mga kapatid, kung ipipilit po natin ang ating sarili, hindi maganda po ang mangyayari. Ang pag-ibig nga naman, ano po, sabi po natin, kapag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Nako, di po ba yun po yung ating kasabihan? Okay? Hindi totoong pag-ibig iyon, mga kapatid, kapag hinamak ang kalooban at utos po ng Diyos. Ang ending po ng love story ni Ruth ay magandang paalala po kanino? Sa mga singles, yan. At pati po sa mga mag-asawa. Alright? Ang happy ending po ng kwento ni Ruth po ay happy ending din po para kay Naomi. Hindi na siya makapag-asawa ulit, pero naiahon naman din siya sa kahirapan, ano po, dahil sa kabutihan po ni Boaz. At masaya siya, siyempre, para po sa kanyang manugang na si Ruth habang hinahatid niya sa altar itong si Ruth at ibinigay kay Boaz para mapangasawa. Hindi lang iyan, mga kapatid, mga minamahal. Happy ending ang kwento niya dahil siya ay nagkaapo, ano po, na itinuring din niyang sariling anak bilang kapalit ng pait, ano po, at hapdi na sinapit niya, ano po, sa pagkamatay ng kanyang dalawang anak na lalaki, si Malo at si Chilon. Mga kapatid, tulad po ng panalangin ng mga tao po sa verse 12, kung titingnan po natin yan, ang Diyos nga po ang nagkaloob ng anak, pinagdalang tao siya ni Yahweh sa Ruth chapter 4 verse 13. Ang desisyon kung magkakaanak po ang mag-asawa po ay wala po sa biology o medical technology, mga kapatid, kundi nasa pasya po ng Diyos. Pakinggan po ninyo po, mga kapatid, ang desisyon kung magkakaanak ang mag-asawa po ay wala po sa biology o medical technology, kundi nasa ano po, pasya po ng Diyos. Bakit po? Kapag sinabi niyang magkakaanak kayo, maghintay man kayo ng ilang taon, tiyak iyon, mga kapatid. Pero kapatid, kung tuluubin niyang hindi kayo magkaanak na galing sa iyong sinapupunan, pasya din po ng Panginoon po yon. Nagpasya po ang Diyos na magsilang po ni si Ruth ng isang sanggol. Kapatid, blessing ito ng Diyos hindi lang po sa mag-asawa, kundi pati rin po kay Naomi. Nakita po ito ng mga tao, kaya't nagpuri sila sa Panginoon na siyang bumaliktad ano po, sa mapait na sitwasyon ni Naomi. Ang pait at hapdi na naging pagpapala, mga kapatid. Ang lungkot, naging kasiyahan. Ang kakulangan, mga kapatid, naging kasaganaan. Yun po ang naging nangyaring happy ending ano po, sa buhay po ni Ruth at ni Naomi. Ang sabi po sa Ruth chapter 4 verses 14 to 15, sabi nila, purihin ang Panginoon na hindi ka pinabayaan sa araw na ito na mawalan ng isang malapit na kamag-anak, maging bantog nawa ang kanyang pangalan sa Israel. Siya sa iyo'y magiging tagapagpanumbalik ng buhay at tagapag-alaga sa iyong katandaan, sapagkat ang iyong manugang na babae
na nagmamahal sa iyo, na para sa iyo ay higit pa kaysa pitong anak na lalaki at tagsilang sa kanya. Sang-ayon po yan sa Ruth chapter 4, verses 14 to 15. Now, doon po sa verses 16 to 17, ito po, dahil ang mga apo po ay korona ng mga matatanda, according to Proverbs 17:6. Tuwang-tuwa po si Naomi, ano po, tuwang-tuwa po si Naomi nang makita po ang kanyang apo. Siyempre, sino po naman po ang matutuwa? Kinarga, ano po, ang kanyang apo at may, ano po yan po yun, tears of joy. Emote, siyempre, lola, ano, pag nakikita yung mga apo, nako, di ba, masaya. Okay, kinarga at may tears of joy na pumapatak sa kanyang mata, naramdaman ang hawak niya ay parang kanyang, ano po, sariling anak. Kapatid, ang ipinalit ng Diyos kay Naomi ay hindi pa sa nawala niyang asawa at dalawang anak. Nakita po ito ng mga tao, kaya nasabi nilang parang nagkaroon ng sariling anak po si Naomi. Yes, mga kapatid, yes! There is a happy ending sa kwento po ng buhay po ni Naomi. Ganun din po sa lahat, mga kapatid, ng mga mag-asawang hanggang ngayon po ay wala pa rin anak. Sa mga mag-asawang iniwan na ng kanilang mga anak, sa mga biyuda, biyudo, o mga single parents, sa lahat po na nakakaramdam ng kakulangan sa inyong pamilya, kapatid, hindi pa po tapos ang Diyos. Amen? Ulitin ko po yan. Sa lahat ng nakakaramdam ng kakulangan sa inyong pamilya, kapatid, hindi pa po tapos ang Diyos. Merong happy ending. Amen? Sabihin mo nga, merong happy ending. Paano tayo nakakatiyak doon, Pastor? Na mayroong happy ending. Bakit natin masasabing hindi lang ito basta thinking positive or wishful thinking? Paano tayo, mga kapatid, makatitiyak na may pag-asa, may happy ending sa buhay ng lahat ng mga anak ng Diyos, lalo po ngayon sa ating sitwasyon? Kapatid, tingnan po natin, balikan po natin ang istorya po ng happy ending ng kwento po ng Israel. Gusto niyo po malaman ang happy ending ng kwento po ng Israel? Na alam mo natin, ang bayang Israel po ay dumaan sa napakahirap, napakapait, napakatindi na mga crisis tragedy rin po sa kanilang mga buhay. Pero tingnan po natin po dito ang happy ending ng kwento po ng Israel. Dahil ito rin po ang nakita po ng mga unang bumasa po ng kwento pong ito. Ilampung taon pagkatapos po na mangyari po ang kwento po ng Ruth, sa panahong may hari na po sa Israel, sa panahong nakita po nila ang paghahari ng Diyos sa Israel sa pamagitan po ni Haring David, the man after God's own heart. Hindi po natin basta pwedeng laktawan lang o hindi pansinin ang mga huling talata po sa Book of Ruth. Sapagkat alam nyo, mga kapatid, ang huling talata po ng Book of Ruth chapter 4, ito po ang susi, mga kapatid, ito po ang susi para malaman natin ang isa sa pinakamahalagang layunin bakit po ito isinulat. At sangayon po sa Ruth chapter 4 verse 17 to 22, at tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Tingnan po nito. Siya ang ama ni Jesse na ama ni David. Ito ang mga salinlahi ni Peres, naging anak ni Peres si Hezron, naging anak ni Hezron si Ram, naging anak ni Ram si Aminadab, naging anak ni Aminadab si Naasyon, naging anak ni Naasyon si Salmon, naging anak ni Salmon si Boaz, naging anak ni Boaz si Obed, naging anak ni Obed si Jesse, at naging anak ni Jesse, sino po? Sino po naging anak ni Jesse? Si David! Si Haring David, mga kapatid, no po, ang pangalawang hari po ng Israel sa kasaysayan po nila. Mga kapatid, mga minamahal, meron bang happy ending ang bansang Israel sa panahon ng mga judges? Meron po. Nakita po ng mga Israel na ang kwento po ng bayang Israel ay hindi nagtapos sa panahon ng mga judges. Mga minamahal, the darkest period in their nation's history, ano po, was followed by one of the brightest sa pagdating po ni Haring David. Hallelujah, praise be to God. Ulitin ko po yan. The darkest period, ano po, in their nation's history, ang Israel, was followed
by one of the brightest sa pagdating po ni Haring David. Naging secured ang bansa nila, pinagpala ng Diyos, ano po, inilapit sa kanya sa pamagitan ng totoong pagsamba, at maganda po ang naging epekto po sa bawat pamilya. Nangyari ito dahil po sa pagkilos po ng Diyos kay Haring David. Dahil po sa pagkilos ng Diyos sa great grandparents po ni David. Sino po? Sino po ang great grandparents po ni David? Ni Haring David? None other than po si Ruth. Ito po yung ating kinukwento ngayon. Si Ruth at kanyang lolo, kalululuhan na po na si Boaz. God's kapatid, God's concern in the book of Ruth ay hindi lang po happy ending po ng kwento po ng isang pamilya, kundi po ano po, ng buong bansa. Nakita po niyo mga kapatid, hindi lang po pala ito happy ending story sa love story po ni Ruth at ni Boaz, maging sa future mga kapatid ng buong bansa po ng Israel. Pero siyempre, alam din natin pong hindi kay David ang happy ending ng story, di po ba, ng bansa nila. Kundi sa anak ni David na dumating paglipas po ng 1,000 taon, nagsimula po ang bagong tipan sa aklat ni Mateo, di po ba? Yung binasa ko po sa inyo po kanina sa Mateo chapter 1 verses 1 to 17, makikita po natin po yung sinasabi po natin, genealogy, no? Genealogy ni Kristo, yung mga salit-saling lahi. Okay, mula sa lumang tipan hanggang naisalin sa bagong tipan, mga kapatid. Ito po ang aklat ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham sa Matthew chapter 1 verse 1. Jesus, mga kapatid, Jesus is the Son of God, the true kinsman redeemer. Amen. Hallelujah. Tunay po na Diyos pero nagkatawang tao at namuhay bilang isang Israelita, isang malapit po na kamag-anak, malinis at perpekto po ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nagmamahal po sa kapakanan ng mga Israelita, tumupad din po sa kanyang pangako. Na siyang tutubos, di po ba, nahahango sa bayang Israel kung sila po ay sasampalataya at makikipag-isa, ano po, sa kanya tulad po ng pag-iisang dibdib, ano po, ng mag-asawa. Kapatid, mga minamahal, happy ending ng kwento po ng buong mundo. At siyempre, alam po nating hindi lang ito magiging happy ending po sa bansang Israel. Hindi pa po tapos. Ang happy ending kay Ruth, okay, kay Boaz, sa kanyang pamilya, sa saling-saling lahi sa buong Israel, maging po sa buong mundo na rin natin, mga kapatid. Alam niyo po ba yan? That's the happy ending. Okay? Meron bang happy ending ang buong mundo? Tanong ko po sa inyo. Meron bang happy ending ang buong mundo? Kaya kanina po, Pastor, may happy ending po ba ang sitwasyon po natin ngayon sa pandemic? Okay, March, April, May, June, July, August. Okay, almost mag-ano na po tayo, 6 months. Going 6 months sa ating pandemic. Meron po bang happy ending ito, Pastor? Meron po bang magandang future? Meron po bang nakikita o nababanaag na happy ending sa pamilya ko, sa negosyo ko, ha? Sa future ng aking mga anak? Mga kapatid, sasabihin ko po, oo, meron. Oo po, meron. Oo, meron. Jesus Christ, listen to this church, Jesus Christ is the Redeemer, not just of Israel, but also of the whole world. Amen? Hallelujah. Ulitin ko po yan. Jesus Christ is the only Redeemer, not just of Israel, but also of the whole world. Praise be to God. Hallelujah. Amen. Pansinin niyo po, sina Ruth at Tamar na nasa lahi po ni Kristo. Matthew chapter 1 verses 3 to 5, yung binasa ko po kanina. Pareho po silang babaeng di Israelita. Sa simula pa lang, bahagi na po ng plano ng Diyos, kapatid, nakasali kasama ang mga di-Israelita na tutubusin po ng Panginoong Jesus. Jesus will not just save His people from their sins. Amen? Matthew chapter 1, verse 21. But He is also the Lamb of God, kapatid, who takes away the sins of the world. John chapter 1, verse 29. That's why napakaganda po mamaya po, na po yung pag-alaala po natin po ng banal na hapunan o yung agape meal na tatanggapin niyo po mamaya.
Iyon po ay bahagi po ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak upang tayo po ay maihaon, nako, mailigtas, okay, mula po sa kasalanan. So, sabi po doon sa John 1:29, He is also the Lamb of God who takes away the sins of the, what? The world. Ang buong mundo, kapatid, nag-aalis ng kasalanan ng buong sanglibutan. Now, happy ending po ng kwento ng buhay natin. Ano po? Hindi nga tayo Israelita, mga kapatid. Gusto niyo ba malaman po yung happy ending ng buhay natin? Hindi nga po tayo Israelita, katulad po ng kwento po natin. Pero, kapatid, kasama tayo doon po sa sinasabi po sa John chapter 1:29. Ano po yon? The Word. Di po ba sabi po doon? He is also the Lamb of God who takes away the sins of the world. So, kapatid, kasama tayo doon sa pagtubos at pagliligtas, kapatid, ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Naililigtas po tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen? And that's the happy ending, kapatid. And that's the happy ending na gusto po ng Diyos na maranasan natin, ang kaligtasang galing po kay Kristo. Kaya kung tatanungin natin, meron bang happy ending ang buhay ko ng bawat isa po sa atin? Tiyak natin po ang sagot, mga kapatid. Tiyak po natin ang sagot. Kung tayo po, ano po, ay, ano, kabilang sa mga iniligtas at ililigtas pa ng ating Panginoong Jesus, kapatid. Isa po sa masayang karanasan ng pagpapastor, ano po, katulad po ninyong inyong lingkod, ay ang makita, makausap, makakwentuhan po ang mga taong nakaranas man ng trahedya sa pamilya ay meron ding happy ending. Meron po sa inyo ngayon, maaari na masayang-masaya kasi muntik na kayong iwan ng asawa ninyo, dahil nasa abroad at ipagpalit sa iba, pero nakita nyo hindi yon ang ending ng pagsasama nyo. God heals marriages. Amen? God heals businesses. Amen? God heals family. God heals this pandemic, mga kapatid. Ang iba po sa inyo, iniwan lang ninyo ang asawa ninyo, pero binalikan pa rin siguro ninyo. Some of you have a happy ending now sa pamilya ninyo, pero hindi lahat, hindi po lahat. You can stay single maybe for the rest of your life. Maaring ang asawa mong iniwan ka para sa ibang babae po ay hindi na bumalik. Maaring ang pinapanalangin yung anak ay hindi binigay ng Diyos. O maaring ang business na inyong inaasahan ay lalago, ngunit hindi pa rin nangyayari. Maaring ang pinapangarap mong aruga ng nanay at gabay ng tatay ay hindi mo maranasan. Maaring, mga kapatid, iniisip mo paano kaya makapagtatapos ang aking mga anak sa gitna ng pandemic. Ano po, maaari yung po ang mga tanong natin. Maaari ang anak mo po ay mananatiling rebelde at lulong sa bisyo. Kahit anong gawin mong panalangin. Ibig sabihin ba, kapatid, ibig sabihin ba na mali pala ang inaasahan natin, na binigo tayo po ng Diyos, na gusto ng Diyos, na masira ang pamilya po natin? Hindi, mga kapatid. No. Sinasabi niyang iba ang happy ending. Di ba sabi ko po sa inyo na hindi. Sinasabi niyang iba ang happy ending na nasa isip niya kaysa po sa iniisip po natin. Alalahanin po ninyo, mga kapatid, okay, na ang Diyos ay mas higit, na meron pong siya mas mabuti at mas magandang plano po kaysa maaring iniisip po natin. He has, kapatid, God has the happiest ending for you. Amen? I declare that. I declare that to your family. I declare that to your businesses. I declare that to your future, sa pag-aaral mo, kapatid, sa iyong mga pangarap sa buhay. I declare God has the happiest ending for you. Why? Your best life is not now, mga kapatid. Your best life is not now, but later, kapatid. He will show himself through the tragedies of life. Ito po, kapatid. This is the reality. Tayo po ay dumaraan po sa tragedies of life. He will show himself, kapatid, through the tragedies of life. Ipapakita niya po ang happy ending nating lahat. Hindi po makikita sa asawa, anak, o sa mga bagay dito po sa mundo. Our happy ending, kapatid, mga minamahal, let me say this. Our happy ending is what?
God Himself. Amen? Di ba may kanta tayo? May inaawit po tayo. The joy of my life is my strength. The joy of my strength. Di ba? Ang Diyos po ang kasiyahan po natin. Jesus is the center of my joy. Di ba? Ang ganda mga awitin po yan. Pinapalag. Di ba? Inaawit po natin. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kapatid, gaano mo pinapakita? Hindi mo lang inaawit po yan, pero dapat po sa panahon po ngayon, ipakita mo talagang mahal na mahal mo ang Panginoon, that Jesus Christ is the center of your joy, kapatid. Sa iyong pamilya, sa iyong negosyo, sa iyong pag-aaral, maging sa future po natin. Our happy ending is God Himself. Kapatid, at kapag dumating muli si Jesus, mga kapatid, at alam po natin yung darating tiyak na darating Panginoon. Kapag dumating muli si Jesus, makikita po natin ito. This is what we call what? Our blessed hope. Di po ba? This is our blessed hope. When Jesus Christ will return again, kapatid, sa ating buhay. Sa Ruth chapter 1, kapatid, sa Ruth chapter 1, okay, balikan po natin. Summarize po natin po ito para alam po natin po yung sequence ng kwento po natin mula po sa chapter 1, 2, 3, and 4. Okay, balikan po natin sa Ruth chapter 1, kapatid. Nakita nating gumagawa po ang kamay ng Diyos sa buhay natin kahit po sa panahon ng trahedya o problema po sa pamilya. Sa Ruth chapter 2, nakita nating po sagana po ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa lahat ng oras na ginamit po niya si Boaz. Sa chapter 3, kapatid, nakita nating mapangahawakan po natin ang mga pangako po ng Diyos. Now, dito po sa chapter 4 at sa koneksyon nito po sa plano ng Diyos sa kasaysayan, nakita po natin, mga kapatid, mga minamahal, ang layunin po ng Diyos na ilapit tayo sa kanyang anak na si Jesus. Ang nais sabihin po sa atin ng Diyos, mga kapatid, ang nais sabihin po sa atin ng Diyos, pamagitan po ng libro, aklat ng Ruth mula chapter 1, 2, 3, and 4 ay ito po, mga kapatid. Listen to this. Panghawakan natin, kapatid, panghawakan natin ang pangako ng Diyos na po na siya ay patuloy po na gumagawa para po sa kabubuti ng kanyang mga anak. At ang pinakamabuti sa lahat ay ilapit po tayo sa kanyang anak na nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo ng ang ating Panginoong Hesus. Ito po, kapatid, ang ating pong pag-asa. Ito po ang ating pong pag-asa. Ito po ang pag-asa ng bawat isa po sa atin, ng bawat pamilya, mga kapatid, ng ating buong mundo, ng bansang Pilipinas. Ito po ang pinakahihintay po natin. Tulad nga po, mga kapatid, ano po ang sabi po ni Apostol Pablo sa Roma chapter 8 verses 25, 28 and 29, ano po sabi po doon? If we hope, mga kapatid, for what we do not see, we wait for it with patience. We know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. What good? What good, Pastor? What purpose? What good? What purpose? To be what? Conformed to the image of His Son. Mga kapatid, mga minamahal, nawa po ay pinagpala po tayo, nang binabigyan po tayo ng nasilayan natin ang liwanag ng ngiti ang ating mga buhay sa gitna po ng ating karanasan sa kasaysayan at buhay ni Ruth, ni Naomi, at ni Boaz. Mga kapatid, hindi pa po tapos ang Diyos po sa atin. There is a happy ending because Jesus Christ, kapatid, ay sinusulat niya ang iyong istorya at maging ang future po natin. At ang dulo, mga kapatid, let me say this, ang dulo ng lahat ng ito, katulad po sa istorya, kapatid, ng banal na kasulatan mula sa lumang tipan at bagong tipan, punong-puno po ng mga karanasan, ng mga tao, ng mga problema, mga krisis, trahedya, problema, ngunit sa dulo po noon, kapatid, sa dulo ng bawat mga karanasan, bawat mga sitwasyon na pinagdaanan po ng mga tao po sa banal na kasulatan, there is a God, ano po, na nagbigay po ng happy ending sa kanilang buhay.
Kapatid, mga minamahal sa Panginoon, it is my prayer and I declare na magkaroon po ang buhay natin, ang pamilya po natin, ang negosyo po natin, ang kinabukasan po natin ng happy ending sapagkat tayo po ay na kay Kristo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Sige po, bigyan po natin po ng isang malakas na clap offering ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen and amen.